Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating prayer meeting. Kung handa na po yung ating mga Biblia, maaari po bang buksan po natin ito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Sabay-sabay po natin itong basahin kahit ano pong version ang mga Bible nyo. Ang version po na napili ko dito ay NIV version. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. At sa ASND version naman po, ang sinasabi po dito, at magpasalamat kayo kahit anong mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo Jesus. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, muli po, O Diyos, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, O God, sa gabing ito, Panginoon, na makapagbahagi, Panginoon, ng inyong banal at buhay na salita. Panginoon, gabayan niyo pang inyong lingkod at pangunahan, Panginoon, sa aking pagsishare, ang inyong pangalan lamang pong aking mapasalamatan, maitaas at madakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Bago po natin simula na pagbulay-bulayan ang mga talatang ating nabasa, meron po muna akong nais na i-share sa inyo na isang lumang kwento. Ang kwento po na ito ay patungkol po ito sa magkapitbahay na gardener. O kaya tawagin natin silang mga magsasaka. Ang dalawang magsasaka po na ito ay may malaking bakuran sa kanilang maliliit na kubo. At sa kanilang bakuran na ito, may mga tanim silang sari-saring mga gulay. At inaalagaan nila ito araw-araw, kaya ang kanilang mga gulay na mga tanim ay mga malulusog at mga matataba. Magkaibang pag-uugali ng dalawang magsasaka na ito. Ang isa ay matulungin o isa siyang generous sa kapwa, at yung isa naman na hindi marunong magbigay o tumulong sa kapwa. In short, greedy siya sa pagtulong at pagbibigay. Yung isang greedy magsasaka, kapag nakaani na siya ng kanyang mga gulay, binibenta niya ito kaagad upang maging pera. At iniipon lang niya ito para sa kanyang sarili. Samantalang yung isang generous na magsasaka naman, ay hindi niya ito binibenta. Bagkos, pinamimigay niya lang ito sa kanyang mga kapitbahay. At nakikita yun ng kanyang kalapit kubo na kung papaanong pinamimigay lang ng kanyang kapitbahay ang kanyang mga gulay. Isang araw, habang nakadungay sa bintana ang madamot na magsasaka, sinabihan niya ang generous niyang kapitbahay. Sabi niya, "Hoy kapitbahay, alam mo ba na nasisira na ulo mo? Imbis na ibenta mo ang mga gulay mo para magkapera ka, pinamimigay mo lang. Bakit ka ganyan? Wala kang isip. Nagtatrabaho ka maghapon, nagpapakahirap sa pag-aalaga ng mga gulay mo, nagpapainit ka buong maghapon, tapos pinamimigay mo lang. Iba ka rin nun, no? Tingnan mo ako, marami na ako na ipon. Kaysa isang taon, makapagpagawa na ako ng malaking bahay. Pagmamayabang, nung madamot na magsasaka." At ngumiti lang naman yung generous na magsasaka at masayang pinagpatuloy ang kanyang pagtatanim at pag-aalaga sa kanyang bakuran. Ang totoo niyan, talaga nahihirapan na talaga siyang makapag-ipon upang maipagawa niya yung kanyang kubo, lalo na tag-ulan na. Marami ng butas ang mga bubong niya. Pero kapag nakikita niya na masayang mga taong binibigyan niya ng mga gulay nito, sumasaya rin ang puso niya. Lalo na nakakatanggap siya ng pasasalamat sa mga ito. Para sa kanya, yung salitang salamat ay mas mahalaga pa ito kaysa sa pera. Lahat ng natatanggap niyang pasasalamat sa mga tao araw-araw ay isinusulat niya ito gabi-gabi sa ginawa niyang aklat. At ang laman ng aklat na ito ay puro salitang salamat, salamat, salamat. Isang araw, yung kapitbahay niyang madamot o yung kapitbahay niyang greedy ay nakapagpagawa na ng malaking bahay na yari pa sa bato. At lagi siyang dinudungaw sa malaking bintana at pinagtatawanan siya kapag nakikitang pinamimigay lang niya yung kanyang mga inaning gulay. Sabi niya, "Hoy, kaibigan, tingnan mong bahay ko, ang laki-laki, hindi ka ba naiinggit? Safe na safe ito sa tag-ulan.
Samantalang ang kubo mo, butas-butas ang bubong. Hindi ka ba nangangarap na magkaroon din ng ganito kalaking bahay? At sumagot ang generous na magsasaka na may pagpapakumbaba. Sabi niya, ayos lang kaibigan. Kontento na ako dito sa bahay kubo ko. At nagpatuloy na siya magsulat ulit sa kanyang book of salamat habang pinagtatawan siya naman ang kanyang kapitbahay na madamot na magsasaka. At dumating na nga ang tag-ulan. Na-realize na generous na magsasaka na kailangan na talaga niya ipagawa yung kanyang maliit na kubo. Kailangan lang ipagawa yung bubong ng kanyang kubo na butas-butas. Ngunit, wala naman siyang naipong pera. Maya-maya ay natuon yung kanyang attention dun sa aklat na sinusulatan niya araw-araw. Naisip niya, ano kaya kung ibenta ko ito? Sa madaling salita ay inilako nga niya ito. Kung ang mga nagtitinda ng isda o gulay, ang sinisigaw nila ay, isda, gulay, bili na kayo, isda, gulay. Ang generous na magsasaka naman, ito ang kanyang sinisigaw. Salamat for sale, bili na kayo, salamat for sale, bili na kayo, hanggang siya ay nakarating sa palasyo ng isang mayaman na sultan. Tanong ng sultan sa kanyang tauhan, ano ba yung binibenta ng tao na yan? Sabi ng tauhan niya, salabat po ata eh. Ganun ba? Sige nga, tawagin mo nga. At nung nandun na yung magsasaka na nagtitinda ng book of salamat, tinanong siya ng sultan, ano ba yung binibenta mo? Ah, ito po isang aklat ng salamat, kamahalan. Aklat ng salamat? Sabi ng sultan. Tinan ko nga at binuksan ito ng sultan at nakita nga niya yung mga nakasulat doon na puro salitang salamat, punong-puno ng salitang salamat, salamat, salamat. Nakita niya yung pagkasulat nito na maliwanag, pino at tapat sa puso sa pagsulat ng mga salitang yon at nakikita niya kung papaanong may kagalakan ang bawat kataga ng salamat. Sabi ng sultan sa kanyang sarili, hindi sira o mangloloko ang taong ito. At kanyang tinanong, magkano mo ba ito binibenta? At sumagot naman yung generous na magsasaka, ah, kung ano lang po ang bigat ng ginto, kamahalan, okay na po yun sa akin. Ah, sige, at tinawag na sultan yung kanyang tauhan at nagpadala ng timbangan na may dalawang lalagyan. Nilagyan ang kapirasong ginto sa kabila at sa kabila naman yung book of salamat. Mas mabigat pa rin yung aklat at muling dinagdagan pa ulit yung ginto. Pero mas mabigat pa rin yung aklat. Nagtaka yung sultan, sabi niya, lagyan mo nga ng isang bag na ginto. Malaki na halaga nun. At natapatan yung bigat ng kanyang aklat. At sabi ng sultan, kunin mo na yung ginto mo at umalis ka ng mapayapa. Kaya't masayang-masayang umuwi ang generous na magsasaka. Sa madaling salita po, nakapagpagawa na ng bahay yung generous na magsasaka na mas malaki pa dun sa bahay ng kanyang kapitbahay na laging nangungutya sa kanya. At nang makita ito ng kanyang kapitbahay, sabi niya, parang gusto kong higitan yung pinagawa niyang malaking bahay ah. Nagtaka yung greeting magsasaka at nag-isip ito kung bakit, paano nakapagpagawa ng malaking bahay itong kanyang generous na kapitbahay samantalang wala naman itong perang pinagkukunan. In short, nag-usisa siya at inusisa niya kung saan ito nakakuha ng malaking pera at nabalitaan nga niya na nagbenta to ng isang aklat sa isang mayamang sultan. Sabi niya, yun lang palang ginawa niya? Kaya sabi niya, ah, ganun pala, eh madali lang naman magsulat ng salamat. Isusulat mo lang yon, kayang-kaya ko yan, pagmamayabang ng greeting magsasaka. Sa madaling salita, gumawa rin siya ng book of salamat at mas malaki pa doon sa ginawa ng kanyang kapitbahay na generous. At mas kinapalan pa niya ito para mas mabigat. Pinagpuyatan niya ito at nagharpa siya ng tao upang tulungan siya magsulat sa kanyang aklat na ginawa. Saka binenta rin niya ito sa mayamang sultan. At ito na, tinimbang ito sa isang bag na ginto ngunit masyadong magaan ang kanyang aklat.
Tapos binawasan yung ginto, magain pa rin ang kanyang aklat hanggang kapiraso na lang na parang kasing liit ng butil ng buhangin yung ginto. Mas mabigat pa rin yung ginto kaysa sa aklat. Nagkamot ang ulo yung madamot na magsasaka. Sabi niya, teka, bakit ganun? Mas malaki at mabigat ang dihamak yung sake na yun kumpara doon sa aking kapitbahay na generous. Pinaghirapan ko to, pinagpuyatan ko to, at paulit-ulit ko to na sinulat. Mag-hire pa ako ng tutulong sa akin. Tapos walang halaga. Halos mapaltos na nga mga kamay ko kasusulat. Tapos walang katumbas. Nang marinig ito ng sultan, sumigaw ito. Sabi niya, aha, sabi ng sultan, ibig mong sabihin, isinulat mo yan ng wala sa puso mo? Gawa-gawa mo lang na walang halaga? Kung gayon, walang halaga lahat ang nakasulat dyan. Kaya't inutusan niya ang kanyang tauhan na palabasin ang greeting magsasaka na ito sa palasyo upang maparusahan sa harap ng mga tao. Ano po ang lesson na napulot natin sa kwentong ito? This story teaches us that a word of thanks is more meaningful and valuable if it is from the heart. Amen po? Ang salitang salamat po ay mas mahalaga, lalo na po ito kung galing po sa ating puso. At ngayong gabi po, ang ating pong tatalakayan ay pinamagatan kong Be Grateful to God. Karamihan po sa mga isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya, yung tinuruan niya itong maging mapagpasalamat sa Diyos. Mas madalas niya isinusulat ang pagpapasalamat kumpara sa ibang manunulat sa Biblia. At sa talatang pong ito, meron po tayong matutunan kay Apostol Pablo. Be grateful to God first in all circumstances. Sa lahat ng mangyayari. Verse 18a. At magpasalapat kayo kahit ano ang mangyari. Ayon po sa Expositor's Study Bible, sinasabi po dito, in everything, give thanks. Not necessarily for everything. Ibig po sabihin, hindi po lahat ng pangyayari o sitwasyon ay kailangan po nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po? May magagandang pamamaraan kung papaano natin siya pasasalamatan, maganda mon o pangit na sitwasyon. Hindi tayo magpapasalamat lang kapag may pagpapalang dumating sa ating buhay. Pero kapag taghirap na, nakakalimot na tayo sa Diyos at nawawala na yung tiwala at pananampalataya natin sa Kanya. Dahil yung attention at isipan natin ay nandun na sa problema, nandun na sa kahirapan. Kailangan po, magpapasalamat tayo kahit ano ang mangyari, good or bad. Amen po. At yan po ang tagubili ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians. At hindi lang po, tamang po sa mga Thessalonians, kundi po sa ating lahat na mananampalataya. Sabi po ng isang manunulat na si Tony Evans, sabi niya, God says to give thanks in everything. That doesn't mean you need to give thanks for everything. You don't need to give thanks for that bad day or for that bad relationship. Or being passed over at work. Financial hardship. Whatever it is, you are not to give thanks for the difficulties, but rather in the difficulties. Dugtong pa niya, that is a very important distinction. And one I think we often miss, giving thanks in everything shows heart of faith that God is bigger than difficulties. Amen? In short, ang nais pong sabihin dito ni Tony Evans, hindi po lahat ng paghihirap ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Katulad ng mga sakit, kahirapan at mga sakuna. Ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos ay yung ginawa niya sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Amen. Sinasabi din po dito ni Tony Evans na ang pagbibigay natin ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay ay nagpapakita ng puso na may pananampalataya. Na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa paghihirap o problema na pinagdadaanan nating lahat. Be grateful to God in all circumstances.
Ano po ba yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? Ipagpapasalamat po ba natin sa Panginoon na nagkasakit tayo ng malubha? Diba? Hindi po. Wala naman po siguro ganung tao na nagkasakit na ng malubha. Magpapasalamat pa sa Panginoon. Amen po? For example po, hirap na hirap na po kayo sa kalagayan nyo dahil lagi na lang kayo sinusumpong ng hika at halos kinakapos na kayo ng hininga. Shout out po dyan sa may mga hika. Amen. Ang ipagpapasalamat po natin sa Panginoon, hindi po yung mga hika o sakit at karamdaman natin, kundi ang ipagpapasalamat po natin sa Panginoon ay kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay at sa mga pamamaraan niya. Katulad ng mga gamot at mga doktor na instrumento ng Panginoon para malunasan ang lahat ng mga sakit at karamdaman, dapat po, yun po yung ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Dahil ang mga sakit ay hindi galing sa Panginoon, kundi siya ang nagpapagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman. Amen? Another example po, for this pandemic, hindi po tayo magpapasalamat dahil dumating sa atin ng pandemic. Amen? Hindi rin tayo magpapasalamat dahil nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng business, nagsarado yung company na pinapasukan natin. Hindi rin tayo magpapasalamat kasi nagka-COVID ka. Ang sinasabi po dito, kahit na may pandemic, kahit nawalan ka ng pagkikitaan, kahit nag-positive ka sa COVID, pasalamatin pa rin natin ang Panginoon dahil napagtagumpayan natin to. Amen po? Sabi nga po ni Apostol Pablo na magpapasalamat ka sa gitna ng paghihirap dahil kasama natin ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Lagi nating kasama ang Panginoon. Give thanks in all circumstances. Dapat ganito po ang paraan nagpapasalamat natin sa Panginoon. Panginoon, salamat po na kahit mayroong sakit, may pandemya man, kahit na may kahirapan, may nagugutom, walang income, maraming salamat po Panginoon kasi kasama ka namin. Hindi nyo kami pinababayaan. Salamat po Panginoon dahil ginagabayan mo kami at dinadamayan sa mga struggles ng aming mga buhay. Amen po. Salamat po Panginoon kasi kahit wala kaming pera, nakakain kami 3 times a day. Minsan nga po, 5 times a day pa. Dahil may mga tao kayong ginagamit upang kami ay tulungan financially, spiritually. Salamat po Panginoon dahil sa gitna ng pandemic na to ay tuloy-tuloy po rin po Panginoon na nakapag-aral ang aming mga anak at mga apo. Dahil pinuprovide nyo po ang bawat pangangailangan ng kanilang pag-aaral. Thank you Lord kasi pinaparanas nyo sa amin kung paano nyo sinusustain ang bawat pangangailangan namin sa araw-araw. Amen po, totoo naman po talaga na kahit dumating ang pandemic na ito, hindi tayo pinababayaan ng Lord. Bagkos maraming blessings ang dumating dun, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho at hanap buhay. Ganyan po kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Pinapakita niya at pinaparanas niya sa atin ang kanyang kalinga at pagmamahal sa ating lahat. Magpasalamat kahit ano man ang mangyari dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pasalamatan din po natin ang Panginoon dahil sa gitna ng pandemic na ito, hindi natigil ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po. Bagkos mas lumawak pa nga po ito dahil sa online gamit ang social media. Hindi man tayo nakaka-attend minsan ng ating church activities katulad ng prayer meetings, starring nights, and Sunday service. Pero tuloy-tuloy pa rin yun through online. Ang kagandahan pa po nito, hindi lang po tayo nakakapanood at nakapakinig ng mga gawain na ito, kundi meron pa pong ibang tao. Hindi lang po believer, kundi unbeliever po ay nakakapanood at nakakapakinig ng Word of God. At maaari po na sa pamamagitan nito, hindi imposible ang sila po ay maborn again. Hindi po imposible na tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa kanilang puso bilang kanilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Amen po! Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa anumang sitwasyon ang meron tayo sa ating buhay. Para kay Pablo, ang kanyang pasasalamat
ay laging para sa Panginoon lamang at hindi para sa tao. Para sa kanya, itunuturing ng regalo ng Diyos ang mga taong tumutulong sa kanya. Sabi niya, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng sitwasyon dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Amen po ba doon? Napakaraming bagay po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon kapag inisa-isa po natin ito, kulang na kulang po yung ating buong maghapon. Dahil napakarami ng ating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Kung gagawan po natin na aklat ng Panginoon, katulad ng ginawa nung generous na magsasaka na puro pasasalamat, puro salamat yung kanyang aklat, tiyak po mabibigyan natin ng sobrang kagalakan sa kanyang puso. Sapagkat sa pamamagitan nito, dito po natin maipapakita ang ating pagmamahal, ang ating pasasalamat sa Panginoon. At siguro kapag nabasa ng Panginoon ito mula sa ating mga journal o aklat para sa kanya o marinig mula sa ating mga tinig at panalangin ang ating mga pasasalamat sa kanya with all our hearts, tiyak mag-uumapaw din ang puso ng Panginoon kapag nabasa niya ito. Sapagkat ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan at karangalan para sa Diyos. Naalala ko lang po yung sinabi ni Pastora Ruth nung nabubuhay po siya. Noong unang shinare ko po itong illustration nito patungkol po dito sa Book of Salamat. Kung natatandaan niyo pa po, that was 6 years ago. Sabi niya, ano kaya kung gumawa rin tayo ng Book of Salamat para sa Lord? Tapos lahat tayo magsusulat doon. Isulat natin lahat doon sa aklat na yon yung ating mga pasasalamat sa Panginoong Jesus patungkol sa kanyang mga kabutihan sa ating mga buhay at ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa atin. Actually po, nakapagsulat po ako noon at mahaba nga po yung naisulat ko na yun. Ang dami ko nga po doon na ikwento. Ang dami kong pasasalamat sa Panginoon. Pero ang mga sinulat ko na yon ay nandun lang po sa tablet ko. Doon ko po lang siya sinave. Doon sa everything apps ko. Kaso po, sa di inaasahang pangyayari, nasira po yung tablet ko at nawala lahat po yung sinave ko doon mga notes. Ang pagkakamali ko nga lang po ay hindi ko po siya na-save sa Google Docs. Kasi kapag na-save po natin sa Google Docs, kahit masira mo yung tablet natin kahit saan, pwede natin yung buksan. Kahit sa laptop o computer. Kaya hindi ko na inaipasa yun kay Pastora Ruth at hindi na rin po yun nabasa ni Pastora Ruth. Anyway po, hindi pa naman po hulihilang lahat. Di po ba? Amen? May pagkakataon pa na makagawa tayo ng ating sariling aklat ng pasasalamat para sa Panginoon. Amen po. Una, be grateful to God in all circumstances. Pangalawa po, be grateful to God for this is His will. Verse 18b, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dahil itong kalooban ng Diyos para sa atin, yung laging magpasalamat sa Kanya. Ayon po sa explanation ng Expositor Study Bible patungkol po dito sa verse 18b, sabi po dito, no matter what happens or how negative things may seem to be, we are to never stop giving thanks to the Lord, which is the will of God. It is God's will po na kahit anong mangyari sa buhay natin o gano'n man po ito ka-negatibo, dapat po huwag po tayong tumigil sa pagpapasalamat sa Panginoon. Because thankfulness is powerful means of drawing near to God. Ito po yung makapangyarihang paraan sa ating paglapit sa Panginoon, yung pagpapasalamat sa Kanya. At bilang pong pangwakas, isang tanong lang po ang iiwan ko sa inyo sa gabing ito. When was the last time you told someone what God has done for you? Kailan mo ba huling sinabi sa isang tao ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Kailan mo ba pinututuo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung totoo po tayo nagpapasalamat sa Panginoon, then go, ipamalita po natin sa mga tao, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin,
ang mga kamangha-mangang bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Amen po? Nang sa ganon, sila rin ay maging mapagpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig sa gabing ito. To God be all the glory and praise. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa napakagandang mensahe niyo po, Panginoon, sa amin sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na sa lahat ng mga bagay, O God, hallelujah, dapat po namin kayong pasalamatan sa aming mga buhay. Yung mga kamangha-mangha mga ginawa mo sa aming mga buhay, kung paano niyo kami binago, Panginoon. Lord, we pray po, Panginoon, na lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ito, Panginoon, ay ma-share po namin sa aming mga kakilala, sa aming kapatid, sa aming mga kapamilya, kung paano niyo po, Panginoon, binago ang aming mga buhay, kung paano po kayo kumikilos sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at sa gabing ito, O Diyos, sa inyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba, at pasasalamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.